Pagdiriwang ng 12th taong anibersaryo ng Mission of Love, Love in Action, hindi napigilan. Umabot na sa 12th taon ang Mission of Love, Love in Action. Kaya, isang dakilang gawain ang naganap dito lamang Sabado, August 22, 2020, mula alauna hanggang alas 3 ng hapon sa Worship Center ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries na pinangunahan ng babae ng Diyos, Prophetess Elena G. Carillo, at ng lingkod ng Diyos, Apostle Renato D. Carillo. Ano po ba yung pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao ngayon? Kaligtasan. Sino po ang solusyon at sagot sa kaligtasan? Yung pong nagsasabing lumapit kayo sa Kanya at bibigyan daw po niya kayo ang buong Pilipinas, ang buong mundo ng kapayapaan. Sino po yun yung nag-aanyaya sa atin? Ang Panginoong Jesucristo. Mga kababayan, kaibigan, itong katawan natin, ito po yung bahay na sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang kanyang tutuluyan. Bumaba ka. Mag-humble ka ng sarili mo. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Aminin mo na kailangan mo ang Diyos. Aminin mo na siya ang iyong kaligtasan. Umaga pa lamang ay abala na ang mga staff ng ministeryo sa pamimigay ng Mission of Love tickets sa mahigit 200 residente ng Barangay Katipunan, Quezon City na siyang naging attendees ng nasabing gawain kasama ang ilang mga frontliners na naglilingkod sa ating bayan. Pagpasok pa lamang nila sa worship center ay bumunga na sa kanila ang presensya ng Diyos sa walang katulad na praise and worship na anupat kitang-kita ang walang mapaglagyang kagalakan sa buhay ng mga dumalo. Dakilang kapahayagan mula sa Diyos ang binitawan ng mga lingkod ng Diyos na tunay ngang nagdala sa lahat sa kaligtasan, kagalingan at kalayaan at ang espiritu ng kagalakan ay dumaloy sa buhay ng bawat isa. Huwag niyo pong kalimutan ang katotohanan ito. Sa araw-araw na pamumuhay niyo, ang Diyos po'y nasa tabi nyo lang. Hindi nyo siya kailangang hanapin. Kayo ang hinahanap niya matagal na. At salamat sa Diyos na sumagot sa aming panalangin. Ngayong araw na ito, natagpuan niya po kayong lahat. Bumaba ka sa dating daan mo, pumasok ka na sa bagong daan, dahil sisiguraduhin ng Diyos, once na siya'y pinapasok mo sa iyong buhay, purihin ang Diyos sa buhay, ang buhay mo ay hindi na dating daan, kundi bagong daan ng buhay patungo sa buhay na walang hanggan. Matapos magbahagi ng pagpapalang pang-espiritual ay pagpapalang pang-pisikal naman ang tinanggap ng lahat. Makikita dito sa aking likuran kung paano muling nagpadama ng pag-ibig at pagkalinga ang mga lingkod ng Diyos sa ating mga kababayan. Hindi nga maawat ang pagliligtas ng Diyos dahil maging ang ilang frontliners na naglilingkod sa ating bayan ay tumanggap ng kaligtasan, biyaya at pagpapala. Ito ay matapos ipanalangin ng mga lingkod ng Diyos. Ama, ingatan mo po ang dakilang bagay na ginawa mo. Tamungahin mo siya. Ikaw po nagligtas kasi ikaw ang tagapagligtas. Panatili mo pong ligtas. Ang aming mga magulang at kapatid, I take you at your word na magandang siniwala mo sa buhay nila ay tatapusin mo. At alinsunod sa iyo pong mga pangako, siyang maganap sapagkat lahat ng salita mo ay totoo. Sa gitna ng sitwasyon ng ating bayan, ang kalooban pa rin ng Diyos ang naganap. Hayag na hayag ang dakilang kabutihan at katapatan ng Diyos sa Mission of Love, Love in Action. Kaya naman maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Mission of Love, Love in Action. Patuloy po tayong magbigay upang mas marami pa ang maabot ng kaligtasan at pagpapala. Ito si Glyza Barizo na nagsasabing, "Our giving is their salvation." Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.